Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng pagtungo niya ng Singapore para manood ng Formula 1 Grand Prix Racing. Sa kanyang Facebook account, sinabi ng Pangulo na isa itong pamamaraan para sa negosyo at tinawag niya na naging produktibo naman anya ang kanyang biyahe. Dagdag pa niya, dignitaries at mga bagong business friends ang nakilala niya sa naturang event na handaan niyang maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Una nang binatikos ang biyahe ni Marcos Jr. sa naturang bansa na ayon sa ilang grupo ay pag-aaksaya lang ng pera ng bayan. Ang Singapore Grand Prix ay ginanap sa Marina Bay Street Circuit mula September 30 hanggang October 2 kung saan tinanghal na kampiyon ang Mexican driver na si Sergio Perez. Umarangkada na ang taunang military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang naval at marine drills na tinawag na kaagapay ng mga mandirigma o dagat o kamandag ay lalahukan ng 3,000 sundalo mula sa Philippine Marine Corps, U.S. Armed Forces kasama ang mga sundalo mula sa Japan at South Korea na magsisilbing observers sa pagsasanay. Tatagal ang pagsasanay mula October 3 hanggang sa October 14 na gagawin sa iba't ibang lugar sa Luzon. Layo ng pagsasanay na mapalakas ang kakayahan ng magkabilang puwersa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Kinumpirma ng Department of Education o DepEd ang pagkakaroon ng COVID-19 cases sa ilang mga paaralan kasunod ng pagbabalik sa in-person classes. Sinabi ni DepEd spokesman Michael Poa na inaasahan na nila na may maitatalang kaso gaya rin anya ng anumang pagtitipon at pag-uumpukan ng tao. Pero nilinaw ni Poa na mahigpit namang ipinaiiral ang health protocols sa mga paaralan at patuloy ang pag-iingat upang masigurong hindi nakakalat ang virus. Hindi naman matiyak ng DepEd kung ilang mga paaralan ang nakapagtala ng COVID-19 cases. Pinapayuhan din ng kagawaran ang lahat ng magulang na huwag nang papasukin ang kanilang mga anak oras na magpakita ng sintomas ng virus. Nasa 18 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 122 million pesos ang nasamsam ng pulisya sa isang drug bust operation sa Barangay Busay, Cebu City. Gayunman, hindi nahuli ang suspect matapos agad na makatunog na pulis ang kanyang katransaksyon. Naglunsad na ng hot pursuit operation sa hindi nakilalang suspect na itinuturing na high value target. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.